Sa point of view ng mga marine ay payapa silang nag-aayos ng mga barko nang makita nilang nahuhulog ang Going Merry mula sa kalangitan. Kaya pagbaba ng barko ng Straw Hat ay kagad na tumakbo ang mga marine upang maghanda sa pag-atake. Mabilis din nilang isinara ang malalaking gate upang hindi makatakas ang Straw Hat Pirates dahil sa loob pala sila ng marine base na hulog. Saka tinutukan nila ng napakaraming ilaw ang mga pirata upang mapagtanto nilang napapaligiran sila ng mga marine at ng mga malalaking cannon. Dumating si Lieutenant Commander Drake dahil hinahanap niya si Commander Jonathan dahil ang Navy officer pala ay abala sa pangingisda nang makita nito ang goggles ni Usopp. Abala ang mga Navy cook sa pagluluto para sa napakaraming mga Navy doon. Nang marinig sila ni Jessica na nag-uusap ay binanatan sila nito dahil kailangan pa daw nilang magluto para sa 1,000 katao. Giit naman ng isang cook na imposibleng masira ang fortress na ito. Bumalik si Commander Jonathan mula sa pangingisda. Dumating ang isang marine upang mag-report tungkol sa mga nakita nila. Giit nilang nakakita daw sila ng multo na nahulog mula sa langit tapos may tumubo daw ng mga kamay sa katawan ng isang marine. Ayaw maniwala ni Drake sa report nito pero dahil nakita ito ni Jonathan ay naniniwala siya dito. Lumapit ang mga marine at umakyat sa Going Merry. At sa loob ay nag-imbestiga sila. Nakita nila ang mga kape at nagbuhos si Jonathan sa tasa kaya nalaman na mainit pa ito. Nakita ng isang marine ang mga ginto na naisip ng commander na mula sa sinaunang panahon. Kaya nais nilang pumasok sa loob at humuni ng humuni ang Southbird para matakot sila, pero alam ni Commander Jonathan na isa lang itong ibon kaya nagalit ito at sinugod siya. Pumasok sila sa loob at nakita ang maayos na kusina, pati ang mga medical books at history books. Pagbalik nila sa base ay sinabi ni Jonathan na Jaya Island Coffee ang nakita nilang kape sa barko. Pati ang Southbird ay nagmula din daw sa Jaya. Pinag-utos ng commander na pagtibayin nila ang mga depensa sa mga gate upang hindi makatakas ang Straw Hat Pirates. Dagdag pa ni Jonathan na maaaring magsuot ng uniforme nila ang mga pirata para hindi sila makita. Kaya inutusan niya si Drake na maghanap kung nasaan ang maraming marine. Si Chopper ay nagtatago sa gubat na napatakbo na lang nang tutukan siya ng ilaw. Si Zoro naman ay nasa tubig kaya muntik na siyang tamaan ng isang barko ng Navy. Si Nami ay nagtago sa damuhan dala ang waiver. Saka dumating ang dalawang bantay kaya nagtago siya. Si Sanji naman ay nasa itaas ng puno. Ngunit may bumaril sa kanya dahil napansin daw ng isang marina parang may ilaw dahil pala sa sigarilyo ng cook. Si Luffy naman ay napunta sa may apat na pinto. Hindi siya makapili kung saan papasok ngunit dahil nagugutom ay sinubukan niyang amuyin kung saan pinto ang patungo sa kusina. Nakuha ni Usopp ang kanyang goggles na iniwan ni Jonathan doon. Ginamit ni Robin ang kakayahan upang magpalabas ng kamay na may tenga sa ibon upang mapakinggan ang pinag-uusapan ng mga bantay. Saka ginamit niya rin ang mga kamay para takutin ang mga ito. Habang nagpapahinga ang commander ay naisip niya na kung ilan ang mga pirata at kung ano ang mga kasanayan nila gamit ang mga clue. Sa kakatakbo ay nakarating si Chopper sa loob ng base ng Marines. Subalit hindi niya na alam kung saan siya pupunta dahil napakalaki ng base. Nagtapon siya ng lata sa bintana para akalain ng mga marine na nasa ibaba siya. Napansin ni Nami na wala silang dadaanan ng barko nila dahil napapaligiran ng lupa ang lugar. Samantala si Luffy ay nagtatago sa likod ng isang marine. At dahil sa bilis niyang kumilos ay hindi siya nito makita, saka nakita siya ni Sanji sa ginagawa. Si Jonathan naman ay nag-iisip kung bakit pumasok sa base nila ang Straw Hat. Tumatakbo ang mga marine para hanapin ang mga pirata, kaya umakyat si Sanji sa itaas. Ngunit ang captain niya ay natutulog lang. Dinadala nila ang Going Merry sa malapit sa Pampang. Nang pumasok ang isang marine dahil may sugatang unit daw ang kailangan ng tulong. Sugatan ang mga ito dahil daw sa malakas na bagyo. Ngunit dahil baka makatakas ang Straw Hat pag binuksan nila ang gate ay tumanggi si Drake na papasukin ang mga ito, pero pumayag naman ang commander. Nagsimula ang pagbukas ng malaking gate. Habang sinasabi ni Commander Jonathan kay Drake na hindi naman makakatakas sa kanila ang mga pirata. Ngunit wala silang alam na nasa loob na pala ng base nila si Zoro. Si Nami naman ay nalilito na dahil sa sobrang laki ng base. Tapos nakita niyang wala na sa gitna ang Going Merry. Kasalukuyang nire-rescue ng mga ito ang mga sugatan mula sa bagyo, kaya nalaman niyang konektado ang base sa dagat. Ngunit nakita siya ng dalawang bagong cook kaya tinanong siya kung nasaan ang kusina. Kaya nagkunwari siyang 5 taon na siya dito sa base. Tapos sinundan siya ng dalawa para dalhin sila sa kusina. Pagdating sa isang pasilyo ay tinuruan niya na ang dalawa ng direksyon, pero nais niya lang talagang makatakas sa kanila. Tapos nagpanggap siyang isang janitress kaya narinig niyang may special team pala ang maghahanap sa Straw Hat, subalit pag alis ng mga ito ay dumating si Zoro na parang naglalakad sa buwan kaya nasapok ni Nami. Saka kinuha nito ang mga espada ni Zoro para hindi siya makilala. Saka sila nagtago, pero nais ng swordsman na lumaban na lang sila. Kaya tinapon ni Nami ang mga espada niya sa puno, at sinubukan itong kunin ni Zoro pero lalong nahulog. Samantala si Nami ay pinagalitan ng group leader dahil kailangan na daw nilang maglinis. Nagmamadali si Luffy na magpunta sa kusina pero pinigilan siya ng cook.
Kaya naman sinakyan niya ang patay gutom niyang captain para hindi makaalis nang dumating ang dalawang marine, pero nawala ang dalawa dahil nagtago pala sa loob ng pinto. Nang makita nila ang mga uniform sa kusina kaya ginamit nila ito. Sumilip si Sanji sa kusina, ngunit hindi na mapigil ng captain ang paglalaway. Kaya pumasok si Luffy at napatingin ang mga chef. Tapos napagkamalan sila na sila ang magkapatid na chef na niligaw ni Nami kanina. Nagpakita si Jessica na minamaliit ang dalawa habang mabilis na naghahanda ng mga pagkain sa platito. Ngunit dahil si Sanji ay isa sa legendary cook ay kumasa siya sa hamon ng dalaga sa paligsahan magluto. Nagsimula ang paligsahan at nagsimulang magluto ang mga tauhan ni Jessica hanggang sa makagawa ng maraming mga dish. Samantala si Sanji ay tinagtad ang mga naiwan nilang buto na may karne pa ng isda. Tapos hinalo ito sa bowl at gumawa ng mga bilog. Saka pinrito, tapos pinakuluan ang karne nito at nilagyan ng special sauce. Maging ang pinagbalatan nila ay gagamitin din ni Sanji, kaya tinagtad ng pino na siyang hinangaan ng mga chef na nanunood. Tapos nilagyan ng green sauce ang mga ito na gawa sa tinapo nilang gitna ng broccoli. Saka pinaliwanag ni Sanji na dahil nasa battlefield sila ay mahalagang maging creative para hindi sila maubusan ng pagkain. Kinain ng mga marine ang luto ni Sanji, na bagamat galing sa mga pinagtabasan ay napakasarap daw ng lasa. Samantala si Luffy ay kinakain na ang mga dish na niluto nila Jessica. Nang tumigil ito ay nag-alala sila, pero nais lang palang sabihin na napakasarap ng pagkain. Saka umalis na ang dalawa, pero pinigilan sila ni Jessica para sabihin na mula ngayon ay kasapi na sila ng mga chef sa G8, kaya natuwa ang mga chef. Nagbabangka ang dalawa para hanapin ang mga pirata, nang makita ni Commander Jonathan si Zoro na kinukuha ang mga espada nito. Nang makuha niya ang isa ay nahulog naman ang dalawa pa, pero nahulugan ng bato kaya nabitiwan din ito, hanggang sa mahulog siya papunta sa tubig. Ngunit mabilis na lumangoy para makuha ang tatlo niyang espada, pero nadaganan naman siya ng malaking bato. Kaya hiniwan niya ito, at mabilis na umakyat para huminga. Ngunit natutukan na siya ng baril ng mga marine. Samantala ang magkapatid na chef ay naliligaw pa rin. Pinag-iisipan ng commander kung paano mahuhuli ang iba pang crew ng Straw Hat. Giit ni Drake na tignan daw nila sa dining hall dahil nagugutom din ang mga pirata. Samantala si Zoro ay natutulog lang habang nakakulong at binabantayan ng maraming marine. Nagpunta si Drake kay Zoro upang tanungin ito. Pumasok siya sa kulungan at tinanong kung paano sila nakapasok sa loob ng fortress. Giit ng swordsman na nanggaling sila sa Sky Island, pero ayaw maniwala nito kaya kinukutusan si Zoro. Si Nami ay naatasang maglinis ng napakalaking exercise hall. Narinig ni Chopper sa nag-uusap ng mga marine na nahuli na daw si Zoro. Ngunit paglabas ng taguan ay nakita siya. Narinig ni Nami na may tumatakbo kaya nagtago ang dalaga. Tapos sa loob ay nakita ang uniforme ng isang nurse. Nakarating si Chopper sa isang dead end. Ngunit pagdating ng mga marine ay nakatakas pa rin ang reindeer dahil sinira ang padlock. Pumasok ang mga ito subalit napakadilim. At pagtingin sa box ay wala doon si Chopper, kaya umalis na ang mga ito. Ngunit may dumating na dalawa at kinuha ng mga ito ang package na pinasukan niya. Samantala si Dr. Kabato ay nahimatay nang makita ang dugo sa libro, kaya nanalangin siyang sana ay walang nangangailangan ng surgery. Dumating ang delivery para sa paggawa ng gamot, at paglabas ni Chopper ay nakita ang isang kalansay kaya natakot ito. Si Nami naman ay masaya sa bago niyang disguise. Ngunit dumating ang mga nurse dahil may emergency daw. Nagpunta ang mga ito kay Dr. Kabato, pero ayaw ng doktor ng surgery. Pero dahil walang ibang doktor ay pinilit nila si Kabato. Nakita ni Nami na pinipilit ng mga nurse ang doktor na magsagawa ng surgery. Pero nang makita nito ang dugo ng pasyente ay nahimatay siya. Kaya lumabas si Chopper at nagpakilalang isang doktor ng Navy. Tapos kagad silang nag-prepare para sa operasyon sa pamumuno ni Chopper. Nakita ni Nami si Chopper, kaya tinanong nila si Dr. Kabato, giit nitong natatakot daw siya sa dugo. Ngunit handa siyang tulungan ni Chopper na iligtas ang buhay ng mga marine. Nais nang umalis ni Nami, pero ayaw ni Chopper hanggat hindi nila naisasagawa ang operasyon sa mga nangangailangan nito. Dahil dito ay lumakas na rin ang loob ni Dr. Kabato. At pumasok sila sa operating room kasama si Nami. Sa loob ay tinulungan nila si Dr. Kabato na magsagawa ng surgery para tanggalin ang kapiraso ng metal sa katawan ng pasyente. Nakarating kay Drake na may kakaibang doktor daw ang pumasok sa operating room, kaya naisip niyang isa ito sa Straw Hat. Kaya madali silang nagpunta sa operating room. Pero hindi sila pinayagan ni Dr. Kabato na pumasok dahil busy sila sa operasyon. Nagpatuloy ang pagtulong nila Chopper kay Dr. Kabato hanggang sa matapos ang lahat ng mga surgery. Samantala si Sanji ay abala sa pagiging cook, ngunit nangungulit lang ang kanilang captain. At nang dumating si Jessica ay parang baliw si Sanji na sumusunod sa mga utos nito. Nasa itaas sila Robin at Usopp para hanapin kung nasaan ang Going Merry. Pero nawawala na ng pasensya si Usopp, kaya nais na niyang kumilos mag-isa. Pinigilan naman siya ni Robin at itinago sa likod ng puno dahil pala may mga marine na naghahanap doon.
Pero pagkaalis ng mga marine ay umalis pa rin si Usopp. Nakita ni Robbie na dumating ang isang Navy officer. Hinahanap nito si Commander Jonathan, gate ng private marine na nasa dining hall ito dahil kumakain. Nagalit ang VIP kaya siya na lang daw ang magpupunta sa headquarters pero nagbanta ito na matatanggal sa serbisyo ang private. Habang naglalakad ang lalaki papasok ay nakita niya ang isang anino. Tapos ginamitan siya ng kapangyarihan ni Robin hanggang sa mawala ng malay. Kaya nalaman ng dalaga na isa itong inspector. Tuwang-tuwa ang mga marine sa dining hall dahil sa galing magluto ni Sanji. Samantala nalulungkot si Commander Jonathan dahil nais niya daw matikman ang luto ng bagong chef. Si Luffy naman ay kain ng kain habang nasa dining hall. Dumating si Jessica kaya kaagad itong ipinaghanda ni Sanji ng masarap niyang luto. At si Luffy ang nautusang magdala nito. Ngunit natutunan ni Sanji na para pala ito sa asawa ni Jessica na si Commander Jonathan kaya nag-alala siya kay Luffy. Ibinigay ni Luffy ang pagkain sa Commander saka umalis. At pagtikim nito ay napakasarap daw ng luto ng bago nilang cook pero inaagawan siya ni Luffy. Ngunit nahuli ni Jonathan ang isang meatballs kaya nakitang humahaba ang kamay ng bida. Saka nagpakilala ang lalaki na siya ang commander sa fortress na ito. Nagtanong din ang commander kung ano ang pakay nila, giit ni Luffy na nahulog lang sila dito mula sa Sky Island. Giit ni Jonathan na nahuli na nila si Zoro, kaya kaagad na tinanong ni Luffy kung nasaan ito. Ngunit bago pa sila maglaban ay kinuha ni Sanji ang kapitan, pero sa likod ay nag-aabang na ang mga cook. Pumasok ang commander sa dining hall, pero dumating ang mga private marine para kumain kaya nagawang makatakas ng dalawa. Pagkatapos ay naghanda ang mga marine na hulihin sila, at nasa likod pala si Usopp na nagtatago, at paglabas ay nag-disguise pero kinabahan ng tawagin ng isang private. Ngunit nais lang pala nitong magbigay ng advice sa tamang pagsuot ng uniforme. Kaya tinanong niya dito kung nasaan ang barko ng Straw Hat at kagad na tumakbo. Napuntahan niya kung nasaan ito, pero nandoon pala ang shipwright na si Meghao. Dumating si Drake at tinanong kung saang unit kabilang si Usopp, kaya sinabi niyang kasapi siya sa sniper unit. Pero natuklasan din nilang nagpapanggap lang si Usopp. Nagalit naman si Tanda dahil ayaw niya daw na matuluan ng dugo ang lugar. Dinala nila si Usopp sa headquarters. At nang tanungin ng commander ang mga impormasyon niya ay sinabi niyang secret lang ang mga ito. Nais ni Drake na ikulong na si Usopp, pero ang alam ni Jonathan ay may dumating na special inspector kaya inakalang ito ay si Usopp. Kaya sinakya na lang ni Usopp ang sitwasyon at sinabing siya nga ang tinutukoy, at nauto niya naman ang mga marino. Pero hindi makapaniwala si Drake, ngunit magaling magsinungaling si Usopp kaya natakot sa kanya si Drake. Kalaunan ay dumating ang tunay na inspector kaya galit na galit sa kanya si Drake. Pero si Robin pala ito na nagpapanggap na inspector. Sinamantala ni Usopp ang pagkakataon at sinabing sa pareho silang division ng galing pero itinanggi siya ng babae. Kaya galit na kinuha ng mga marine si Usopp. At nakasama niya na sa kulungan si Zoro, na palaging merong mga baril na nakatutok sa kanila. Natuklasan ni Robin sa mapa ng fortress na isa lang pala ang gate sa lugar. Samantala si Luffy ay hinahanap pa rin si Zoro. Kaya muntik na silang makita ng mga marine. Ngunit alam na rin pala ng commander na peke si Robin. Maingat na nahinanap nila Luffy at Sanji si Zoro. Tapos dumating ang isa pang marine kaya nagtago sila ulit sa itaas. Pero nag-e-enjoy pa si Luffy sa nangyayari. Bumangga ang isang private sa tunay na inspector. Pero hindi nila ito kilala kaya tinutukan ng baril. Si Robin ay patuloy pa rin sa pag-iimbestiga, ngunit minamanmanan siya ng mga marine. Kinulong ng mga marine ang tunay na inspector kasama nila Usopp. Kaya nagkunwari si Usopp na kasama talaga nila ang lalaki para hindi ito paniwalaan ng mga marine, tapos hinedbat pa ito ni Zoro. Nakalabas sila Sanji at Luffy saka umakyat sa mahabang hagdan. Ngunit nang makita na walang bantay sa ibaba ay tumalon ng dalawa para doon dumaan. Pumasok ang isang lalaki sa kulungan, nang makita na ito ay si Meghao. Dahil gusto nitong kausapin si Usopp tungkol sa maling paraan ng pag-repair ng ship nila. Kalaunan ay kinuha na ito ng mga marine dahil napasarap sa kwentuhan. Nagtataka sila Sanji kung bakit walang bantay doon, kaya naisip niyang isa lang itong trap. Sa kabila nito ay pumasok pa rin ang dalawa sa loob, na agad na narinig nila Usopp. Kaagad na nahanap ng bida ang dalawa pero nanghina siya dahil sa sea prism stone. Tapos biglang lumabas ang mga marine sa magkabila kaya natrap sila. Sinipa ni Sanji ang kulungan ngunit tinawanan lang siya. Kaya ibinigay ni Usopp ang impact dial sa kanya para gamitin ito sa kulungan, pero paggamit nito ay isa pala itong tone dial kaya nagtaka ang mga marine sa nangyayari, at napahiya naman ng sobra si Sanji. Giit ni Usopp na nasa kabilang bulsa pala ang impact dial. Kaya kinuha ito ng cook at ginamit pero naglabas ito ng nakasusulasok na utot, nagtaka si Usopp kung sino ang naglagay ng utot sa flavor dial niya kaya umamin si Luffy. Ngunit dahil sa gas ay nagkaroon ng mga pagsabog kaya tumalsik ang manhole sa itaas. Dahil dito ay naging alerto ang mga marine. Samantala natanggal na ang harang sa kulungan kaya makakatakas na sila.
Kinuha ni Zoro ang mga espada saka sila tumakbo para tumakas. Naiwan si Inspector Shepard pero ayaw pa rin maniwala ng mga marine na tunay siyang inspector. Samantala, natrap na naman ang ating mga bida sa mga pasilyo ng base kaya naghanda sila na lumaban. Gumamit si Luffy ng Gomu Gomu no Gatling kaya tagumpay na namang nakatakas. Ngunit pagsilip nila ay nakita sila ng commander. Giit ni Luffy na aalis na daw sila. Pero itinutok sa kanila ang napakalaking cannon na kaagad pinaputok kaya nagtakbuhan ng mga pirata. Giit ng commander na kailangan nila ng strategy para mahuli ang Straw Hat. Kaya tinawagan niya si Drake at sinabing bantayan ng tulay dahil dito dadaan ang mga pirata. Tapos tinawagan niya ang Unit 55 para tumulong sa pagbabantay. Narinig nila Nami at Chopper ang kaguluhan sa labas at nais pumasok ng ilang marine pero hindi pumayag si Dr. Kabuto. Saka sinabi nitong tumakas na sila dahil may mga pirata daw sa lugar. Ngunit nang aminin ng dalawa na sila ang tinutukoy ng mga pirata ay sumigaw ito ng napakalakas kaya pinilit pumasok ng dalawang marine. Tapos nagpanggap na isang bihag si Nami. At si Chopper ay nagtago sa kumot ng pasyente. Pagkaalis ng mga marine ay nagpasalamat si Dr. Kabuto kay Chopper dahil sa mga itinuro nito sa kanya. Nakita nila Luffy na mahigpit ang pagbabantay sa ilalim ng tulay. Kaya naisip nilang dumaan sa taas nito ngunit nakapagtatakang wala na namang bantay doon. Pero buo na ang loob nila na umalis sa lugar kaya nagpunta pa rin sila kahit na isa itong trap. Samantala, tinulungan ng doktor sila Nami at Chopper na magpunta sa barko nila. Sumisilip pa si Zoro ngunit kaagad nang tumakbo si Luffy. Subalit nagtatago pala ang mga marine sa loob ng box, sa itaas nito, at pati na rin sa ibaba. Tapos sa dulo ay nagpakita ang mga marine na nagtatago sa mga damo, at nagpakita din ang mga nasa gilid. Dahil dito ay natrap muli ang ating mga bida. Nagsimulang kumanta ang Unit 55 ng mga macho marine saka sila sumugod pero kawawa sila kina Zoro at Sanji, tapos pinagsusuntok sila ng ating bida. Mag-isang nakipagsuntukan si Zoro habang nagtatago si Usopp sa itaas. Sinuntok si Luffy kaya umilag at nagawang mapatungan ng napakaraming marine ang ating bida. Si Sanji naman ay nakikipaglaban din, pero kalaunan ay nahuli din siya ng mga ito. At maging si Usopp ay hinuhuli na rin nila sa itaas. Kaya gumamit siya ng impact dial para mapigilan ng mga atake sa kanya ng mga ito. Si Zoro naman ay inuntog ng isang macho marine at paulit-ulit na hinedbat. Nakawala si Sanji sa mga ito pero napakarami pang natitirang marine. Nagawang makatakas ni Luffy sa mga pamatong sa kanya at inihulog ang mga ito sa tulay. Tapos gumamit siya ng Gomu Gomu no Buzuka kaya nasuyod ang mga marine na nasa itaas ng tulay. At kumapit ang mga ito sa kamay ni Luffy kaya nahuli na naman siya ng mga ito. Kaya ginamit ng bida ang kanyang paa at tuluyang sinira ang malaking tulay. Kaya nagsimula itong gumuho at nasama siya sa nahulog. Kalaunan ay niligtas naman siya ng mga kasama. Ngunit dahil dito ay nagkaroon ng sapat na oras ang commander para maghanda ng special unit na may dalang bazooka, saka anabangan nila ang pagdating ng Straw Hat. Paglabas ng mga bida ay nagulat sila sa dami ng armadong marine na nag-aabang. At kagad na nagpaputok ang mga ito kaya nagpalobo si Luffy para tumalsik ang mga bala pabalik sa kanila. Pagkatapos ay tumira sila ng mga smoke bomb na masakit sa mata. Saka sumugod ang mga ito gamit ang espada pero nakalaban pa rin sa kanila si Sanji, at ang isa ay pinasabog ni Usopp dahil may goggles siya kaya pinahiram niya ang cook. Si Zoro naman ay nakakalaban pa rin kahit nakapikit. At si Luffy ay pinagsusuntok ang mga ito, tapos nilatigo sila pero kasamang tinamaan sila Zoro at Sanji. Saka nahuli nila ng net si Luffy na nanghihina dahil may anti-devil fruit pala ang smoke bomb kanina. Pagkatapos ay muli silang naghanda sa pagbaril nang dumating sila Dr. Kabuto kasama sila Nami at Chopper, at napatalsik nila si Usopp. Nag-alala si Chopper kay Usopp dahil hindi niya alam na sila ang may kagagawa nito. Natakot si Dr. Kabuto sa nangyayari kaya sumigaw ito ng napakalakas. Saka nagkunwari na hostage daw sila ni Nami kaya gamaya na lang din ang Navigator. Tapos umakting din si Chopper na isang siraulong pirata na kung hindi daw sila padadaanin ay papatayin niya ang dalawang dalaga. Samantala, si Jessica ay lalong naging mabagsik dahil natalo siya ng isang piratang cook sa pasarapan magluto. Pero nag-iwan daw ng recipe si Sanji bago ito umalis. Ngunit nagalit si Jessica dahil kinamumuhian niya ang mga pirata. Nagsimula nang magwala si Chopper at sumigaw ang dalawang dalaga. Kaya pinag-utos ni Drake na ibaba ang mga sandata ng mga tauhan. Pinakawalan ni Zoro ang captain sa net saka binigyan sila ng mga marine ng daanan para makapunta sa kanilang barko. Ngunit napansin ni Zoro na may balak si Drake kaya sinabi sa mga kasama na sumakay kay Luffy upang makapunta sila kagad sa Going Merry. Sinadyang ihulog ang isang baril saka kinuha ng marine ang doktor ngunit lumaban si Nami para hindi siya makuha. Kaya pinag-utos na ni Drake na atakihin sila samantala si Mekaw ay binuksan ng haram para makapunta sa tubig ang Going Merry. Tapos isinama ni Luffy ang kanyang crew papunta sa kanilang barko pero tumama ang ulo ni Zoro.
Tapos ayaw magpaputok ng mga marine dahil akala nila ay hostage si Nami kaya puro warning shot lang ang ginawa nila. Pero binanatan si Luffy ng mga kasama dahil nasaktan sila sa pagbalik sa kanilang barko. Sinilip nila gamit ang telescope ang hostage na nurse nang makita nilang ito pa ang nag-uutos sa crew kung ano ang gagawin. Pinaginitan ni Drake si Mekhao sa pagpapatakas sa barko ng Straw Hat, depensa naman ng matanda na nasa panganib daw kasi ang buhay ng anak niyang si Kabato. Kalaunan ay nalaman ni Drake na parte ng Straw Hat si Nami. Si Robbie naman ay kumuha ng isang mapa nang arestuhin siya ng mga marine. Ngunit ginamit nito ang Devil Fruit kaya natalo ang lahat ng mga ito. Habang naglalayag ang mga pirata ay nakatingin lang sa kanila si Commander Jonathan. Gamit ang powers ni Robin ay ginaya niya si Spider-Man para makabalik sa barko nila. Pinakita ni Robin ang mapa ng fortress para magamit nila sa pagtakas. Ngunit pinaulanan na sila ng mga cannonball at sinusundan ng mga marine dahil malapit na sila sa exit. Sa kabila ng mga nangyayari ay hindi pa rin nababahala ang Commander dahil alam niyang hindi makakatakas ang mga pirata sa malaking gate. Labis na nababahala si Usopp sa sitwasyon, ngunit may magandang ideya daw si Luffy. Tinira sila ng mga kanan na nasa paligid, kaya pinatalbog ni Luffy ang mga ito patungo sa bakal na gate. Nang maalala ni Nami ang mga kayamanan kaya kaagad siyang nagpunta sa loob pero wala na ang lahat ng mga ito. Pumasok ang Going Merry sa makapal na usok at dahil sa mababaw ang tubig doon ay natatakot sumunod ang mga marine. Pero dahil ayaw mapahiya ni Drake sa ibang officer ay nais niya pa rin sundan ng mga pirata sa loob ng usok. Nakita ni Luffy na makakatakas na sila, pero ayaw umalis ni Nami dahil ninakaw daw ang mga kayamanan nila. Nakumbinsi din niya ang captain na nakakahiya bilang isang pirata kung maiiwan nila ang ginto. Kaya bumalik ang Going Merry para bawiin ito. Dahil makapal ang usok ay hindi sila makita ng mga kalaban kaya ginamit ni Nami ang matalas na pandinig kaya nakaiwas sila sa isang Navy ship. Ngunit makakasalubong nila ang mas marami pang barko ng Marine. Kumaliwa muli sila sa utos ni Nami at muntik nang mabangga ang malaking barko. Nag-aalala si Usopp dahil paglabas nila sa usok ay makikita na sila, sinabi ni Robin na pwede silang magpunta sa lumang daungan ng barko na makikita sa mapa. Samantala si Drake ay nagtataka dahil paglabas nila sa gate ay hindi na makita ang Straw Hat. Tinawagan niya si Commander Jonathan para ibalita ang nangyari, pero natuwa pa ang Commander at pinabalik sila sa base dahil alam niyang babalikan ng mga ito ang mga ginto. Samantala ang tunay na inspector ay minamaltrato pa rin nang dumating ang tatlong private at sinabi na totoong inspector ito kaya kinalagan. Habang kumakain ang mga marine ay nagreklamo sila sa lasa ng pagkain, nakiusap ang mga chef na gamitin nila ang recipe ni Sanji. Kaya pumayag na rin sa wakas si Jessica upang matugunan ang pangangailangan ng mga marine. Nalaman ni Nami na ayos lang sa mga kasama na iwan ng ginto, kaya sinabi niyang maghahati daw sila sa mga ito para ma-excite ang mga kasama at pumayag na silang gawin ang lahat para bawiin ang kayamanan. Ngunit kay Nami daw ang 80% kaya nagalit ang mga kasama, pero para daw ito sa pampaayos ng barko nila. Naghanda muna ng pagkain ng Cook para sa grupo. At habang kumakain ay nagdesisyon si Luffy na maghanap ng crew na isang shipwright upang may mag-ayos ng barko nila. Ngunit hindi pa rin nila alam kung nasaan ang ginto, sinabi ni Robin na baka nandoon daw sa isang vault na napakadaming lock. Para hindi paghinalaan ng Going Merry ay nilagyan ito ni Usopp ng disguise na pang marine. Aalis na sana sila pero nag-aalala pa rin si Usopp sa Going Merry. Saka tinanong din niya kay Nami kung nasaan ang waiver, sagot ng dalaga na naiwan niya ito sa damuhan. Inilatag niya ang mapa at nagplano, magkakaroon daw ng dalawang team, ang isa ay kukuha ng ginto, at ang isa naman ay kukunin ang waiver. Nagpasalamat si Sanji dahil kasama niya si Nami sa team, tapos naiiyak si Chopper dahil may iwan na naman siya sa Going Merry. Pero nang tawagin siyang super doctor ni Usopp ay nauto niya na ang reindeer. Itinuro ni Nami sa mapa na nasa kabila ang waiver, kaya naisip ni Usopp na gamitin niya ang bangka ng Navy para mabilis na makarating. Samantala ang Commander ay pinababantayan ng asawang si Jessica sa isang chef para siguruhing kakain ito ng gulay. Mabuti ay dumating si Drake kaya nagkadahilan ng Commander at binigay niya ang pagkain niya dito. Wala silang alam na nanonood pala ang inspector na may galit sa kanila dahil napagkamalan siyang isang pirata. Nagplano ang Commander ng susunod nilang gagawin, kaya pinag-utos nitong bantayan nila ang gate. Saka dumating ang inspector upang hanapan siya ng butas para mapatalsik sa pwesto, at nagbanta pa ito bago umalis. Pagkatapos ay naging seryoso na rin si Commander Jonathan sa paghuli sa Straw Hat. Dahil sa nalaman ng inspector ang tungkol sa ginto ay nais niyang magpunta sa pinagtataguan nito upang siya mismo ang makahuli sa Straw Hat at matanggal sa pwesto si Jonathan. Magkasamang nagbangka sila Nami at Sanji upang kunin ang waiver, nang makita ni Nami na kumikilos na ang mga Navy ship. Sila Usopp naman ay nagtago sa isang drum, ngunit si Luffy ay natutulog lang pala sa loob. Tumakbo ang team nila Usopp patungo sa kinaroroonan ng ginto, ngunit nakitang nasa kabila pa ito. Kaya ginamit ni Usopp ang imbensyon niyang belt na kumapit sa kabila at tinali ito ni Luffy sa puno para makagawa ng zipline.
Saka mabilis na tumawid ang grupo kaya hindi napansin ng bantay hanggang sa tagumpay silang makatawid sa kabila. Binuksan nila ang mabigat na pinto at pagsilip ay nakitang walang tao kaya pumasok na ang grupo. Sila Sanji ay nakarating na sa kabila nang makitang alerto na naman sa paghahanap ang mga marine kaya nagmadali na sila. Tumatakbo ang apat patungo sa vault ngunit may nakasilip sa itaas. Si Robin naman ay nagtataka dahil walang bantay. Bumaba ang mga marine mula sa itaas gamit ang lubid at sinundan nila ang mga pirata. Nakita sila Nami at Sanji ng isang marine. Kaya sinabing ang pakay lang nila ay bawiin ang ginto pero hindi ito naniwala kaya binanatan ito ng fighting cook. Nakarating na rin sa vault ang grupo nila Sanji. Kaya sinubukan itong wasakin ni Luffy gamit ang lakas pero bumanda lang sa mukha ni Zoro. Ngunit may ideya si Usopp na gamitin ang dial para mabuksan ito. Nang biglang tutukan sila ng mga ilaw at nagsarado ang maraming mga gate na dinaanan nila. Tapos tinutukan sila ng napakaraming mga marine. Ngunit tinira ni Usopp ang commander in charge dito, tapos pinaubaya sa mga kasama ang laban. Tumira ang mga ito ng baril ngunit pinatalbog lang lahat ni Luffy pabalik sa kanila. Tapos tumalon si Zoro at tinapos ang isang grupo, habang si Usopp ay sinusubukang buksan ang vault, kaya natanggal ang isang mabigat na lock nito kaya delikado din ang gagawin. Sinuntok ni Luffy ang isa pero pinabalik agad ang kamay dahil tatagain. Pinutol ni Zoro ang tulay, at nabuksan na ni Usopp ang marami sa mga lock nito pero nasa likod niya na ang mga marine. Ginamit ni Robin ang isa sa mga lock para patamain sa mga ito. Ngunit napaligiran ng dalaga, kaya sabay-sabay niyang sinakal ang maraming marino. Habang sila Zoro at Luffy ay nakikipaglaban din, ay tagumpay nang nabuksan ni Usopp ang vault. Kaya nagsimulang bumukas ang napakalaking pinto kaya nagtakbuhan ang mga ito dahil matutumba ito sa kanila. Bumagsak ito at nakaligtas sila Luffy at Usopp dahil sa mga butas. Pero wala doon ang ginto, saka nakita nila si Commander Jonathan. Nakita na rin nila Nami sa wakas ang waiver, at na-excite si Sanji na umangkas sa dalaga kaya todo kapit ang manyak pero siniko sa mukha. Naghanda sa pagbaril ang mga marine. Nang biglang yumanig, dahil pumasok pala doon ang inspector kasama ng mga tauhan nito. Nagagalit ang isang in-command dahil wala pa itong permission na pumasok, ngunit wala itong pake dahil mas mataas daw ang rango niya. Naalala ni Luffy na ito ang kasama nila Usopp na nakulong, kaya lalong nagalit sa kanila ang inspector. Tapos minaliit din ito ang kakayahan ng mga marine sa G8 kaya nagalit ang mga ito. Nilabas ng inspector ang makabago niyang cannon, ngunit baliktad pala kaya sa likod tumama ang bala nito. Kaya muli niya itong ginamit pero tinutok ito ni Robin sa mga kasama kaya sila ang inaatake nito. Tapos kinuha ni Robin ang inspector at pinaputok sa sahigang kanan kaya lumipad ito kasama ang officer. Dahil dito ay makakatakas na ang ating mga bida. Nakita ni Nami na napakahigpit pa rin ang seguridad ngunit napakaingay ni Sanji kaya sinapok ito. Nakabalik na rin sa wakas sila Nami sa Going Merry. Pero dahil hindi pa nakakabalik sila Luffy ay naisip ni Nami na hindi nila nahanap ang ginto, kaya muli siyang umalis gamit ang waiver para magmasid sa paligid. At dito ay nalaman niya mula sa inspector na wala pala sa vault ang ginto. Pumasok sila Luffy sa loob ng base nang marinig nila ang mag-ama sa loob ng silid kaya pumasok sila para magtanong. Kaya sinamahan sila ng matanda papunta sa mas ligtas na daan pero isa itong bangin. Kagad na umakyat si Luffy at ang mga kasama. May narinig daw si Zoro nang makita nila si Nami na sakay ng waiver nito. Sinabi sa kanila ng dalaga na baka nasa silid ng commander ang mga ginto. Kaya tinanong niya si Luffy kung natatandaan pa nito dahil inutusan siyang magdala doon ng pagkain. Pumangkas ang ating bida kay Nami sa waiver at kagad silang pinaulanan ng bala ng mga marine. Subalit nakaakyat pa rin sila ng bundok at nakapasok sa loob ng silid ng commander. At kagad na dumating ang mga tauhan nito sa loob ng silid. Tinanong ni Nami kung nasaan ang ginto na itinuro ng commander na nasa sulok lang pala. Kagad itong pinuntahan ni Luffy at ibinalot sa malaking tela pero hindi sila pahihintulutan ng commander na makatakas. Tapos muling nabihag ng espesyal na net ang ating bida. Kaya ginamit ni Nami ang sandata para libangin ang mga ito, saka gumawa siya ng mga cold ball at heat ball. Nagtataka ang mga marine dahil nagkaroon ng ulap sa loob ng silid, saka nilagyan ng thunderball kaya tinamaan ng kidlat ang lahat ng mga ito. Saka mabilis niyang tinanggal si Luffy sa net, kaya nakuha nila ang mga ginto at tagumpay na nakatakas sa commander. Tapos nagpunta sila sa Going Merry na nagpapanggap na marine ship. Natutuwa ang inspector sa kapalpakan ni Commander Jonathan, sagot naman ito na hindi pa daw nakatakas sa kanya ang mga pirata. Giit ng inspector na paparating na ang kanyang puwersa para hulihin ang Straw Hat. Kalaunan ay napansin nila ang isang Navy ship na hindi pamilyar. Sa ibaba naman ay binangga ng nasabing Navy ship ang barko ng marine ngunit ito pala ang Going Merry. At hindi na sila nakahabol dahil bumangga sa kanila ang disguise ng mga pirata. Pero kalmado pa rin si Jonathan dahil pagsapit daw ng 9 p.m. ay may mangyayari. Tuwang-tuwa si Luffy dahil makakatakas na daw sila.
pero nagtataka si Nami dahil itiniklop ng mga Navy ship ang mga layag nila. Kinuha ni Robin ang ilaw at tinutok sa tubig, kaya nalaman ni Nami na magkakaroon ng low tide kaya tatama sila sa mga bato sa ilalim. Nangyari ang kinakatakot nila dahil tumama na nga sila sa isang coral reef kaya nabutas ang kanilang barko, pero dahil sa low tide ay tumigil ang pagpasok ng tubig. Dahil dito ay imposible na talagang makatakas sila. Habang nag-iisip ng paraan ay nakuha ni Usopp ang impact dial. Ngunit inilawan na naman sila ng Navy at tinutukan ng napakaraming cannon. Saka sinabi ng commander na sumuko na sila kung ayaw nilang masawi. Balak gamitin ni Usopp ang impact dial para makatakas sila, giit ni Sanji na makatakas man sila ay agad naman nalulubog dahil sa butas. Naisip ni Robin na sumakay ulit sila sa octopus balloon, pero giit ng mga kasama na wala na ito, pero tinago pala ito ni Luffy sa loob ng brief niya. Pero hindi daw mahanap ni Usopp ang flame dial, ngunit ang captain pala ang kumuha nito. At dahil sa sulsol ng mga kasama ay naisip ni Usopp na siya talaga ang gagamit ng impact dial kahit masakit ang impact nito sa user. Pinilit nila si Usopp na gamitin ang impact dial. At sa bilang ng tatlo ay ginamit ito kaya nagawang makalipad ng Going Merry kaya hindi makapaniwala ang mga marine sa nakita. Subalit nagsimula na silang mahulog kaya ginamit ni Robin ang kakayahan para pumapit sa octopus tapos ginamit ni Nami ang breath dial para lagyan ito ng hangin at ginamit ni Luffy ang flame dial para gawin itong hot air balloon. Tapos pinilit na naman nila si Usopp na gamitin ang impact dial sa butas kaya tagumpay na nakalipad ang Going Merry patungo sa labas ng fortress. Ipinag-utos ni Commander Jonathan na paputukan sila ng mga cannonball. Samantala ang inspector ay nasa baba at balak din tirahin ng straw hat pero pumalpak siya kaya ang cannon ng Navy ang napinsala nito. Dahil dito ay tagumpay na nakatakas ang ating mga bida mula sa fortress na sinasabing imposibleng makatakas. Nagpunta si Inspector Shepherd kay Jonathan para sisihin siya dahil nakatakas ang mga pirata, ngunit sinuntok lang ito ng asawa ng commander na si Jessica kaya tumabingi ang mukha. Ngunit sa kabila nito ay maganda pa rin daw ang naidulot ng pagdating ng Straw Hat sa lugar dahil nagdulot sila ng pagkakaisa sa mga marine na nandoon, kaya nagtawanan na lang sila ng kanyang asawa. Habang ang ating mga bida ay tinatamasa ang sarap ng kalayaan habang nasa kalangitan. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part sa kamag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.